Welcome to my channel, The Praying Mom. There is power in your prayer. Bago tayo magpatuloy, kaibigan, I encourage you to like, share, and subscribe to my channel. At kung ikaw ay may mga kabigatan sa buhay, may mga problema ka, at hindi mo alam kung saan ka pupunta, I encourage you, kaibigan, isulat mo lang sa baba ang iyong mga kahilingan at sasamahan kita sa pagdulog sa iyong mga panalangin. At sinabi ni Laban, ang buntong ito ay saksi sa akin at sa iyo ngayon. Kaya't ang pangalan niya ay tinawag na Galaad. At Mispa, sapagkat kanyang sinabi, bantayan ng Panginoon ako at ikaw pag nagkakahiwalay tayo. Genesis Kabanatang 31, mga talatang 48 hanggang 49. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Mga Bilang, Kabanatang 6, mga talatang 24 hanggang 26. Puno ba ng pangamba at alalahanin ang iyong puso't isipan dahil sa hindi mo kapiling ang iyong pamilya? Ikaw ba at ang iyong asawa maging ang iyong mga anak ay watak-watak dahil sa nasira ninyong pamilya? Mabigat sa puso na dalhin ang ganitong uri ng hapdi at kirot ng kalooban tulad ng pangungulila mo sa nawalay mong asawa at anak. Kaibigan, ito ba ang iyong sitwasyon sa mga sandaling ito? Ito ba ang iyong pinagdaraanan? Kung ito ang iyong sitwasyon, gusto kitang palakasin, kaibigan. Bagamat na hindi mo ginusto na magkalayo kayo ng iyong pamilya, nais kong sabihin sa iyo na malayo man sa iyo ngayon ang iyong asawa at mga anak, hindi mo man sila nakikita araw-araw, kung hindi mo sila nayayakap, pwede mo pa rin silang itaas sa panalangin at ipagkatiwala sa Diyos ang kanilang mga buhay. Kausapin mo ang ating Diyos at ipaalam mo sa Kanya ang lahat ng mga pinagdaraanan mo. Hindi ko pwedeng sabihin, kaibigan, na naunawaan kita sapagkat wala ako dyan sa sitwasyon mo. Ang masasabi ko lang sa iyo, kaibigan, hindi ka nag-iisa sa pinagdaraanan mo. Katulad nga ng talatang binanggit ko sa Genesis 31, verses 48 and 49. Ang sabi doon, malayo ka man sa piling ng iyong asawa at mga anak, ang Panginoong Diyos ang siyang magbabantay sa iyo at sa iyong asawa at mga anak habang kayo ay malayo sa isa't isa. Sa mga sandaling ito, kaibigan, inanyayahan kita, lumuhod ka, ibigay mo sa Diyos ang mga kabigatang daladala mo at sabihin mo sa Kanya ang lahat ng iyong mga alalahanin sa buhay. Sa mga sandaling ito, sumabay ka sa pananalangin ko. Manalangin tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, lumalapit kami sa iyo. Dinudulog namin sa iyo ang lahat ng aming mga kabigatan. Ibinibigay namin sa iyo, Ama, ang lahat ng mga nararamdaman namin, yung mga pinagdaraanan namin sa aming mga buhay. Ama, lalong-lalo na sa mga sandaling ito, inaalala ko po yung mga pamilyang wasak, yung mga pamilyang hiwalay, yung mga anak na malayo sa kanilang nanay, malayo sa kanilang tatay, dahil ang kanilang mga magulang naghiwalay. Panginoon, tinataas ko yung mga mag-asawa na naghiwalay. Yung iba naghiwalay dahil sa pangangaliwa, dahil sa pambababae ni mister o panlalaki ni misis.
Panginoon, dalangin ko na alisin mo yung mga puot at galit na meron sila sa kanilang mga puso. Alisin mo yung pagnanasa nila na maghiganti sa kanilang mga asawa na nanakit sa kanila. Panginoon, alam kong mahirap gawin. Ngunit I pray, Father, ituro mo sa kanila kung paanong lumimot sa nakaraan at kung paano magpatawad. Panginoon, hindi lang ang relasyon nilang mag-asawa ang nawasak. Nasira din, Panginoon, ang buhay ng mga inosente nilang mga anak. Panginoon, hindi po madali ang pinagdaraanan ng kanilang mga anak, Panginoon, dahil nasanay sila, nakasama nila ang kanilang nanay at tatay, nasanay ang mga batang ito na kumpleto ang kanilang pamilya. Panginoon, mahirap para sa mga maliliit na mga anak na maunawaan kung bakit wala na ang kanilang tatay o nanay sa kanilang tahanan. Hindi kayang maunawaan ng mga maliliit nilang mga anak, kahit na yung mga teenagers pa, yung may mga hustong isip na, Panginoon, kung bakit ba naghiwalay ang kanilang mga magulang. Panginoon, dalangin ko na hawakan mo ang buhay ng mga batang ito. Hawakan mo ang buhay ng mga anak na ito, Panginoon. Dalangin ko na alisin niyo po yung sugat sa puso nila. Pahirin niyo po ang kanilang pagluha, ang kanilang mga luha sa kanilang mga mata. Turuan mo silang mamuhay ng normal kahit na hindi na magiging kumpleto ang kanilang pamilya. Kahit na wala na doon si nanay at tatay nila, Panginoon, sa kanilang tahanan. Tinataas ko sa iyo, Ama, yung mga mister o misis na hiwalay sa kanilang mga asawa at mga anak. Marami sa kanila, Panginoon, hindi nila pinaglaban ang kanilang pag-aasawa. Hindi nila pinaglaban ang kanilang pamilya. Ang iba sa kanila, napuno na ng galit ang kanilang mga puso, kinain na ng galit ang kanilang mga puso dahil sa yung mga asawa nila hindi naging matapat sa kanilang sumpaan. Pinatigas na rin, Panginoon, ng galit ang kanilang mga puso dahil sa kataksilan ng kanilang mga asawa. Dalayan ko, Panginoon, sa oras ng kanilang mga pangungulila, aliwin mo po sila. Tulungan mo sila na malagpasan nila ang kanilang mga kinakaharap na pagsubok sa buhay. Bigyan mo sila ng tapang na harapin ang anumang hamon na darating pa sa kanilang mga buhay. Nawa, Panginoon, ay mapunan mo ang kakulangan, Panginoon, sa kanilang mga puso, sa puso ng kanilang mga anak. Dalayan ko, Ama, na bigyan mo po ang mga Mr. at Mrs. na to na magkaroon sila ng maayos na pag-iisip, Panginoon, upang masamahan nila at maalalayan ang kanilang mga anak na namimigati din. I pray, Father, samahan niyo po sila. Kailangan nila ang iyong mga yakap, ang iyong yakap, Father God. Panginoon, tinataas ko yung mga mag-asawang naghiwalay. Kung sakaling piliin nilang patawalin ang isa't isa at magkasundo na muling buhiin ang kanilang pamilya, dalayan ko, Panginoon, samahan mo sila. Ama, dalayan ko, patnubayan mo sila at gabayan sa lahat ng mga desisyon na gagawin nila. Dalangin ko, samahan mo po sila. Pumagitna ka sa kanila, Panginoon. Sa mga sandaling ito, pinapadala ko ang iyong espiritu ng kapayapaan na lumagi sa kanilang kalagitnaan. Pagalingin mo, Panginoon, ang sugat sa wasak nilang mga puso. Marami pong salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay ang kanilang mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos ng pangalawang pagkakataon. Salamat, Panginoon, sa iyo sapagkat alam po namin na walang imposible sa iyo. Lahat ay kaya mong gawin, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, pinagkakatiwala ko ang kanilang mga buhay. Malayo man sila sa isa't isa, bantayan niyo po sila ng iyong banal na Espiritu Santo. Yakapin mo po sila, Panginoon. Salamat, purihin ka, luwalhatiin ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa pagsama mo dito, kaibigan, sa The Praying Mom. Huwag mo sanang kalilimutan na anuman ang pinagdaraanan mo sa buhay, hindi ka nag-iisa sa iyong pakikibaka dahil ang Diyos na iyong pinagtitiwalaan ay lagi mong kasama. Nawa ay kasamahan ka ng ating Diyos sa buong isang linggong ito. Salamat na muli sa panonood mo at pagsama dito sa The Praying Mom. Alalahanin mong palagi may kapangyarihan ang iyong mga panalangin. Thank you so much and God bless you.
Amen.